So ang topic natin to be discussed is inventory estimation. So we have here in terms of estimating the inventory ending balance, no, or the inventory balance, we simply have two methods, gross profit method and retail method. Pero bago tayo mapunta dyan, kung ano yung mga method na yan, bakit nga muna ba nagkakaroon ng inventory estimation? Okay, dalawang dahilan lang. Una sa lahat, hindi practical or hindi makukuha yung talagang mismong actual or physical inventory. Okay? Kasi mayroong mga nangyayaring casualties. Katulad, for example, nasunog yung warehouse. Okay? O kaya binaha. Okay? Or kaya nilindol. So, napaka-imposibleng magkaroon ng actual inventory count. Okay? In terms of the facility. Kasi nga, syempre, malamang damage pa yon. Okay? So, ang ginagawa kadalasan, di ba, kung mapapansin nyo, pag may mga sunog, nagkakaroon ng estimation kung magkano yung halaga ng mga items na nasunog, magkano yung pinsala. So, parang ganun din in terms of inventory estimation. Pag may mga ganung aksidente, okay, in determining the inventories out of that, okay, nagkakaroon na lang ng estimation. Then, pangalawa is because kailangan na. Okay, kailangan nang ma-determine yung inventory balance. Bakit? Kasi ire-report nila. Okay? Ito yung tinatawag nating financial reporting. Lalong-lalo na yung tinatawag nating interim financial reporting. Na kung saan it's either kailangan ng management, okay, for their decision making, or kailangan ng company na yung mga data na yon, yung estimation ng inventory na yon, i-present sa ibang users. Katulad lalo na ng mga government agencies. Okay, kasi syempre may mga reports din na kailangan gawin sila or ibigay sa mga ganitong klaseng user, mga government agencies. Anyway, meron tayong gross profit method and then retail method. Pag sinabi mong gross profit method, the way we determine the ending inventory is bumabase lang tayo doon sa tinatawag nating gross profit rate. From that, pwede na natin makuha. Okay, so basahin lang natin dito yung meaning niya. Based on the assumption that the rate of gross profit remains approximately the same from period to period and therefore the ratio of cost of goods sold to net sales is relatively constant from period to period. So unahin natin, gross profit method. Actually, class, itong topic na to, medyo light lang to kasi it's more on familiarizing the formulas. Okay? Anyway, gross profit method, ito yung mga basic formula na kailangan na alam natin. So, we have goods available for sale. Pag binawas mo yung cost of goods sold, meron kang ending inventory. The same way na kinukuha natin yung cost of goods sold, di ba? We have goods available for sale minus ending inventory, meron kang cost of goods sold. So, the same way in getting the ending inventory. Pag pinag-bless mo yung goods available for sale sa cost of goods sold, ending inventory yun. Ganun kasimple. Next. Yung goods available for sale, alam na natin yan, in terms of merchandising business, meron tayong beginning inventory plus purchase plus freight in minus purchase return allowances, then discount. Makukuha mo yung goods available for sale. And then, meron tayong pangatlong formula na in terms of getting the cost of goods sold. Okay? Kasi ine-estimate natin yung cost of goods sold para yung lalabas din na ending inventory estimated lang din. Okay? So, meron tayong dalawa, pwedeng ang gross profit rate is based on sales, depende kasi sa policy ng business, or gross profit rate is based on cost. Okay? So, illustration tayo. So, ito yung mga data. Ang requirement, determine the ending inventory. Okay? So, anong dapat nating tandaan? Kuhanin yung goods available for sale. Tama? Then, kuhanin yung cost of goods sold. Kasi pag pinag-less yung dalawa na yun, meron tayong ending inventory. So, unahin muna natin yung first scenario. Okay. Letter B to A tapos letter B. Hindi parehas na A yan. Okay? Excuse me. So, first, gross profit rate is 25% on sales. So, paano yan? Ito yon. So, we have beginning inventory, 300,000. Purchase, 1,265. Freight in, 25. Okay, so may total ka 1,290. Okay, minus mo yung mga dapat i-minus. Purchase return, purchase allowance, purchase discount. So may total ka na 15,000.
So, the net purchases lumalabas 1,275,000. Plus 300,000, may goods available for sale ka na 1,575,000. Okay? Ganun kasimple. Next, meron ka ditong given na sales, 1,550,000. And then, meron kang sales return na 50,000. And meron kang sales allowances na 25,000. And meron kang sales discount na 75,000. Now, kung titignan mo, class, yung net sales na kinompute dito in estimating the inventory, hindi yung typical na alam natin na net sales. Na kung saan, lahat ng contra sales account, eh binabawas natin dun sa gross sales. Ang binawas lang dito is yung sales return, kung mapapansin mo. Hindi binawas yung sales allowances and sales discount. Ang reason dyan is because itong sales return, ito lang yung may impact as to the movement ng inventory. So, as to the quantity of the inventory. Okay? Siya lang yung may impact. Okay? Kasi take note, class, dyan tayo magmumula eh. Dyan tayo magbe-base ng estimation ng inventory. Tama? Sa sales. Pero kung tutuusin, okay? Hindi magiging tama yung approach natin kung pati yung mga sales discount and sales allowances, ibabawas natin para dun sa net sales na pagbabasihan natin ng computation ng cost of goods sold and at the same time, pagbasihan ng computation ng estimated ending inventory. Bakit? Uulitin ni sir. Kasi wala namang impact yun in terms of the physical inventories. Okay? Yun kasi ang gusto natin ma-achieve, di ba? Kapalit ng physical count pa tayo. At least, no? Malapit yung inventory estimation natin kung sakaling magkakaroon tayo ng physical count. Okay? And therefore, dapat, in estimating it, hindi natin sinasama yung walang impact ng mga items, no? As to relation sa net sales, ha? Kasi dun tayo magmumula ng computation ng cost of goods sold. And then from cost of goods sold, makukuha na natin ending inventory, di ba? So, hindi natin sinasama yung walang impact pagdating sa movement, no, ng inventory as to the quantity. Eh, ang sales allowance and sales discount, bawas lang yan sa price. Kaya hindi natin siya sinasama. Okay, so tandaan yan, class, ha? In estimating the inventory, okay, gross profit method or even retail method, hindi natin kinoconsider yung mga sales allowances and sales discount. Okay, so meron tayong 1,550,000 minus 50,000, meron kang 1.5. Times 75%. Bakit 75%? Yan yung cost ratio. Eh bakit yan ang naging cost ratio? Based doon sa given, ang gross profit rate daw is 25% on sales. So meaning, 100% yung sales. Kung 100% yung sales, yung cost ratio, 75%. Kasi ang gross profit, 25%. Tama? So 100 minus 25 lang yan. So cost ratio, 75%. So 1,500 times 75%, meron kang cost of goods sold, 1,125,000. Eh, di ba, meron kang goods available for sale kanina na 1,575,000. Ilas mo lang yan sa estimated cost of goods sold mo na 1,125,000. So, lumalabas, estimated ending inventory mo, 450,000. Okay, klaro yun? Okay, ganun lang kasimple itong topic na to, class. Okay, next, paano naman kapag ang gross profit rate is 25% on cost? So, ito magiging computation dyan. So, same, goods available for sale, 1,575,000. Okay, the same then sa pag-estimate ng cost of goods sold as to the net sales. Dito sa gross profit rate is 25% on cost. Ang ginawa, hindi minultiply by the cost ratio. Ang ginawa, dinivide. Itong 1.5 class is lumalabas 125% yan. Take note, pag ang gross profit rate is naka-based on cost, ang 100% doon yung cost. Okay? So, kung 100% yung cost plus the gross profit, so kung magkano man yan, let's say nga 25%. So, ang net sales, 125%. Tama po ba? Ang cost mo 100%, ang gross profit mo daw 25%. O di, pag pinag-plus mo yung dalawa na yan, di ba? Magiging sales yan. Tama? So, in terms of percentage, 125% yun. Take note, ang gusto natin makuha lang yung cost ratio. So, from 1.5, alam natin 125% yan. Pag dinivide mo yan sa 1.25, okay, makukuha mo yung 100 yan.
Okay, makukuha mo yung 100% yan, which would be the cost of goods sold niya dito sa formula natin. Okay, so 1.5 divide mo sa 1.25 or 125%, makukuha mo 1.2 or 1,200,000. That would be the cost of goods sold. So tandaan na, iba ang nagiging application kapag gross profit rate based on sales or based on cost. So goods available for sale, mayroon kang 1,575,000, less cost of goods sold, 1,200,000, meron kang ending inventory na 375,000. Okay, klaro po yun?